po mga kalingap, good morning po sa ating lahat. Ayan, pag-uusapan po natin ngayon ang na-scout po ni Dr. Lab na isang batang ina, 14 anyos. Sa murang edad ay nagkaroon na po siya ng anak at ang kanyang mister, no, ay nasa Maynila nagtatrabaho. Ano, at nagpapadala naman daw po buwan-buwan tuwing katapusan. So nasa ilalim po sila ng tulay. So ito po yung panibagong tutulungan nila, kalingap. Prob, ano, napakaganda po ni Ining, no? So sa mga dalaga dyan, pag-iisipang mabuti, napakahirap maging isang batang ina, no? Bagkos, no, ang bata ay ginawang inspirasyon, no, para makapagtapos ng pag-aaral, at saludo ako sa kanya, no, dahil nga may mga nakikilala ako dito na ina-abortion yung bata. Kinahihiya, no, pero siya dinala niya at inanak niya. So yun po yung pinakamagandang ginawa niya. Ano, binuhay niya yung bata, no, kahit na mabubuli siya dahil sa murang edad, no, 14 years old ay mayroon na po siyang anak. No, at saludo po ako kay Kalinga Prab the way na mag-advise siya. At yung good side pa dito ay nag-aaral po siya tuwing hapon, no? So ang nagbabantay ng kanyang anak ay ang kanyang kapatid, no? So salamat kay Dr. Love dahil na-scout niya nga po itong nasa ilalim ng tulay. So panoorin po natin, ha. Oh, hindi na. Ah, so balang-balang nahanakan ka lang, ganun. Grabe. Ay, yung mga nandito, mga kapatid mo? Hindi. Hindi, ito lang kapatid mo. Bakit andito ka? Bakit dito kayo nakatira? Dito po nakatira yung asawa ko. Asawa mo? Oo. Yung asawa mo, yun yung plano niyan. Akala ko sabi mo nasa Manila. Oo nga po, sa Manila po siya. Hindi pa, wala pa dito? Grabe mga kaling, nagtatrabaho daw. Pero nagbibigay naman sa'yo? Hindi pa, tatapusan pa daw. Ah, hindi pa daw. Grabe, nakakagulat dito mga kalingap kasi pinakatira pala dito. Wala pa kayong ibang matutuluyan? So ayan, no, alam naman po natin yung tulay is napakaingay, ano, at napakadelikado kapag tumaas po yung tubig. And especially, no, di po safe sa kanyang anak at lalong-lalo na po sa kanya. So, alam naman po natin karamihan sa mga Pilipino, lalo na kapag nasa syudad, Maynila, dyan po talaga sila sa ilalim ng tulay, naninirahan dahil kapos sa pera, wala pong pang-arkila, ano, at kay Ining naman, saludo ako sa iyo sa ginawa mo, no? Kasi maraming mga dalaga kaedad niya na gumagawa ng hindi ka nais-nais kagaya niyan, ano, at sana yung mga magulang at bantayan ng maigi yung mga anak, kausapin kung ano yung mga dapat at gawin po nila, may limitasyon, ano, kasi napakahirap po, no? Wala. Ang bata mo pa, bakit naisipan mong magkaroon agad ng anak? Ano dyan, pinlano nyo pa yan o di rin sinasadya? Di rin sinasadya? O di sinasadya, no? So andyan na yan, kagaya ng sinabi ni Kalinga Prab, andyan na yan. So panagutan syempre, ano, so alam naman po natin na binuhay niya nga, andyan yung baby, malusog, inaalagaan ng maayos at nag-aaral. So ayan, no? So napakabuti, masasabi mong kahit sa murang edad niya is mabuti siyang ina. No, mabuti siyang ina dahil nga ayan, binuhay niya yung bata. Kaya ako sumasaludo ako sa kanya. Ano, at syempre sa tulong po ng Kalingap ay matutulungan po sila, baka ialis ni Kalingap Prab sila diyan dahil nga alam po natin napakadelikado po diyan at hindi po safe para sa kanila.